Reliyon, Oh. babasahin ko na lang yung referensya para makikita sa ano sa live ano. Wag na kasi magbasa tayo lang tayo ng referensya para yung mga sinasabi ko hindi kwentong barbero. Para may batayan. Hindi ano ah. Ito ang sinasabi sa The New Book of Knowledge Encyclopedia. Ang sabi ay ganito. Ito sinasabi, labas ko lang sa screen yung ating referensya natin. Ito, sabi ganito. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Yan bro, first century bro, almost 2,000 years ago, eh, the first century. So, may mababasa ba sa Biblia na ano na itinayo ni Jesus Christ? Biblia naman ang hinahanap mo. Eh, di Biblia naman bubuklatin ko. O, sige, ito tayo sa ano? Sa Biblia na naman tayo. Okay, Biblia tayo ha? Ito na naman babasahin ko. Biblia ang hinahanap niya eh. Ito. Ito naman tayo kay The Paraphrase on the New Testament. Yan. By Richard Baxter. Sa John chapter 10 verse 16. Sabi ganito. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Nasagot na ang tanong, bro. Ano yung ikatlong tanong mo? Ano bro? Ito ay Biblia bro, Paraphrase on the New Testament by Richard Baxter. Sa John chapter 10 verse 16, nakikita ang talata sa aking screen, kaya hindi mo pwedeng sabihin nag-iimbento ako kasi nakikita sa live ang talatang binabasa ko. Ang sabi ay ganito, John chapter 10 verse 16 ng Richard Baxter. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Yan, nasagot ang pangalawang tanong mo. Ano ang ikatlong tanong mo? Umatay kay Gita. Okay. Hindi sa amin yun. Yun ay kabilang sina Caiaphas doon. Sila ay mga Pariseo, mga pari ng relihiyong Judaismo, hindi ng relihiyong Romano-Katoliko. Yan. Nasagot na ang tatlong tanong mo. Okay na ba yun? May tanong ako. So, yung sinabi niyo sa Mateo 16:18, so, na itatag yung Catholic Church. Yung unang relihiyon ba yung pinagawa ni Kristo ng larawan ng si Moises? Ibig sabihin, wala kayong ano doon? Hindi kayo wala kayong ano doon ng tawag nito sa Tagalog. Yung hindi kayo Ano? Asan doon? Asan doon? Asan doon sa? Yung pinagawa si Moises ng Kerubin, Judaism sila. Doon wala kayong hindi kayo kasama doon eh. Hindi Kung kami naitayo yung relihiyon. Bro, hindi kami Judaism, bro. Nagsimula ang aming iglesia. Eh, teka. Nagsimula ang aming iglesia nang magtatag si Kristo ng iglesia. Yung kinaaniba ni Moises, hindi yon ang iglesyang tinatag na Panginoong Hesus Kristo. Kami ang iglesyang tatag ni Kristo. Kaya nagsimula kami nang magtatag si Kristo ng iglesia. Kaya hindi kami kabilang sa iglesyang kinaaniba ni Moises kasi hindi yon ang iglesyang tatag ng Panginoong Hesus Kristo.
Sinugo ni Moises si sinugo ni Panginoon sa Kristo si Moises na gumawa ng keruben sa templo. So kung hindi kayo sama doon, mali bro, hindi si Kristo ang nagutos noon, yung Ama. Hindi si Kristo yung Ama. Oh. Yung misya. Yun lang ang sinugo ni Kristo na gumawa ng keruben. So pagdating ni Kristo, bro, hindi si Kristo nagsugo yung Ama. Eh, yung Ama eh. Si nagsugo. Huwag mo sabihin si Kristo. Si Kristo, hindi siya yung Ama. Isa lang eh. So, ibig sabihin, yung... Ibang anak, sabi ni Kristo sa Juan 17:11, Ama, ako'y paririyan sa iyo. Oh, ako'y paririyan sa iyo. So, iba yung Ama. Pareho silang Diyos eh. So, ang tanong ko, pero iba yung Ama, iba yung anak. So, sa New Testament, wala tayong mababasa na pinagawa kayo ni Kristo ng larawan eh. Meron bro. Meron, babasahin ko. Babasahin. Hindi, sabi mo bagong tipan, di ba? Oh, bagong tipan, babasahin ko. O sige, babasahin ko nga. Oh, babasahin ko ha. Galatia 3:1 ng The Living Bible. Ulitin ko ha. The Living Bible, Galatia 3:1. Ito ang sinasabi sa Galatia 3:1, The Living Bible. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you, for you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had waved a placard before you with a picture, ulitin ko pala ulit, with a picture on it of Christ dying on the cross. Oh, tatlong beses ko binasa, ha? Oh, sige. Utos ba? Oh, sige. Ang nagsulat ng Galatia 3:1, si Apostol Pablo. Ano ang sinabi ni Apostol Pablo? 1 Corinto 14:37, sabi niya, kung inaakala nino man na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. O, nasagot ang tanong mo? Okay na ba yon? Wala akong na ano eh, wala akong narinig na inutos mismo ng Panginoon na gumawa ng larawan eh. Kasi sabi ni Chris, wait lang, ikaw nasisinungaling ka eh. Huwag ka mo sinungay, nababasa ng karamihan yung binabasa ko eh. Sa binasa ko, sabi ni Apostol Pablo, lahat ng sinusulat nila utos ng Panginoon. Yung Galatia 3:1, si Pablo ang nagsulat nun. Sabi niya doon, I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Huwag mo sabihin, wala akong binasa eh, nakikita yung talatang binabasa ko. At saka, Hebreo 13:7 nga bro, paalala yan. Hebreo 13:7. Utos yan bro, baka sa, hindi mo alam ang talatang yan. O sige, Hebreo 13:7. Eto. Sa Tagalog mo nga basahin. Wala kang pakialam kung saan ko babasahin, bro. Alam mo kung bakit? Kasi ang install kasi ng mga sulpot pag nagtanong ang mga sulpot, naghahanap yan ng letra po letra. Kaya kung saan ko pwedeng basahin at tugma sa gusto nyo sagot, ha? Kung saan ko babasahin, kung saan tugma sa inyong hinahanap na sagot, doon ko babasahin. Huwag kang mag... Bro! Ano yan, bro? Si Jesus mismo nagsabi na bro, kasi hindi niya gumawa kayo ng larawan. Sige. Hindi naman. Oh, big.
Okay, Mateo, inanak mo. Teka. Ate, mama ka ba? Ka na? Mama, ubig, mama. Lako, lako. Mama, ubig, mama. Maya na, maya na. Okay, ito. Sabi mo, si Kristo mismo nagsabi. Ito sabi ni Kristo. Ulitin ko ulit yung talata na binasa ko kanina, ha? Ulitin ko ulit yung talata, ha? Ito. Ito, Mateo 18:18. Sabi ni Kristo ganito. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal nyo dito sa lupa, ipagbabawal ko sa langit. At anuman ang inyong ipahintulod sa lupa, ipinahintulod ko sa langit. Sabi ni Apostol Pablo, balikan ko yung The Living Bible, Galatia 3:1. Sabi ni Apostol Pablo, O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Ang tanong sa iyo, sino ang nagbigay ng pahintulot kay Apostol Pablo? Hindi, ako matatag sa iyo kasi kumukontra ka eh. Sino ang nagbigay ng pahintulot kay Apostol Pablo na maglabas ng picture ni Kristo? Sino? Sagutin mo bro, sino bro? Bro, sagutin mo bro, sino ang nagbigay ng pahintulot kay Apostol Pablo na maglabas ng placard? Bro, nababasa sa screen bro. Bro, tingnan mo yung live bro, tingnan mo yung live. Hindi siya tingnan marinig. Live. Nababasa sa screen. Nababasa sa screen yung binabasa ko, huwag kang magsinungaling dyan. Nasa screen, nababasa sa live ang talatang binabasa ko. Ang sabi ganito, for you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Dahil tumututol ka sa sagot ko pa kanina na binabasa ko naman yung aking mga sagot, dahil tumututol ka, ang tanong ko sa iyo, eto, sagot ni ka, makinig ka muna. Eto ang tanong ko, for the clarification sa lahat na nanonood na kumukontra ka, ha, para fair ang laban. Tingnan ko sinong takot ngayon. Ha? Sinong takot ngayon sa dalawa natin dalawa ngayon? Sabi dito, sino ang nagbigay ng pahintulot kay Apostol Pablo na maglabas ng placard na may picture ni Kristo? Sino? Hindi naman ibig sabihin na ano eh, yung placard. No. Sino ang nagbigay ng pahintulot? Sabi kasi ni Kristo kasi sa Mateo 18:18, anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Sabi ni Kristo yon. Anuman. Bro. Hindi yan gumawa. Ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin dyan ni Kristo. Gawin. Sino? Hindi. Sagot, bro. Huwag kang umiwas, bro. Na halatang-halatang pag-iwas mo eh. Umiiwas ka sa tanong ko eh. Sagutin mo yung tanong. Tingnan natin kung sino ang takot ngayong gabi. Ha? Tingnan natin kung sino ang takot ngayong gabi. Binabasa ko rito, nakikita sa talasan sa screen yung talata. Sino ang nagbigay ng pahintulot kay Apostol Pablo na maglabas ng placard na may picture ni Kristo? Sino? Sino nga? Sino? Bigyan mo pangalan. Sino nagbigay ng pahintulot? Sino ang nagbigay ng pahintulot? Sino? Bro, wag kang gumanti ng tanong kasi this is a clarificatory question dahil tumututol ka sa mga binabasa ko at sinasagot. For clarification sa mga nanonood ngayon, sino ang nagbigay ng pahintulot kay Apostol Pablo na maglabas ng placard na may picture ni Kristo? Sino? Yung natawag ibig sabihin yan, gawin. Sagutin mo. Manuel Ortega, akala ko ba hindi ka takot? Sagutin mo, sino ang nagbigay ng pahintulot kay Apostol Pablo? Sino? Rajan daw. Brother, Rajan. Ipaalala mo sa kanya, bro, kung ilan ang mga nanonood ngayon para hindi halatado ang pag-iwas niya, bro. Nagwawala na sa section. Nanonood sa live ko sa YouTube ngayon, 234. Sa Facebook naman ngayon, nanonood naman ngayon is 324. So,
Sabi niya kanina, Brother Aljan, ako daw yung takot. Brother Aljan, sabi niya kanina, ako daw yung takot. So dito sa episode na ito, ipararamdam ko dito kay Manuel Ortiga kung sino talaga ang takot. Kaya, pag hindi siya sumagot sa yung tanong niya, nakalimang beses na sinagot ko lahat. Kita naman niyo, di ba? Yung tanong niya, nakalimang beses na sinagot ko lahat yon. Pero kumukontra siya sa aking sagot, kumukontra siya sa aking binabasa para maging patas ang laban na ito, para maging makita kung sinong lamang sa laban na ito. Sagutin mo ang clarificatory question ko. Sino ang nagbigay ng pahintulot kay Apostol Pablo na maglabas ng placard na may picture ni Kristo? Sagot, Ortega. Basahin mo nga sa Tagalog. Basahin mo nga sa Tagalog para klaro. Bro, hindi ka ba nakakaintindi ng English? Bro, hindi ka ba nakakaintindi ng English? Ang hinahina ko, brother, dyan doon sa English, pero naunawaan ko yon. Ang binabasa ko, bro, the Living Bible. Ang the Living Bible is an English translation. Anong translation ng Tagalog ang gusto mong basahin ko? Ano Tagalog ng Living Bible? Bro, ano ang Tagalog ng The Living Bible, bro? Bro, ano ang Tagalog translation ng The Living Bible? Bro, pasagutin mo muna sa tanong mo, biglang kumambyo eh. Bro, ano ang Tagalog translation ng The Living Bible? Ah, sige, sabi mo hindi larawan. Bro, sabi mo hindi larawan. Ibalik ko yung talata sa screen. Sabi dito, bro, tumahimik ka. Huwag mo iparamdam na ano ka, mahinang nilalang ka. Huwag mo iparamdam. Sabi, sa babasa sa screen, pinapakita ko. I had waved a placard before you with a picture on it. Bro, ano ang Tagalog ng picture? Patagalog mo na lang sa kanya. Sige, bro, Tagalogin mo ito, bro, ha? Bro, babasahin ko, Tagalogin mo. Ang sabi dito, I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Ano yan sa Tagalog? Tagalogin mo. Sabihin, nag-uto si Christian. Huwag kang magtanong. Tagalogin mo, huwag kang magtanong. Iwas lang iwas sa tanong kanina pa. Nakadalawa ka na. Dalawang tanong, bro. Sagutin mo na lang, bro, para maayos. Wala na, mahina. Mahina, umiiwas na, Brother Angel. Brother Angel, umiiwas na. Kanina yung sino, napunta sa, ano? Wala nang ngayon kwenta. Naman, tagalugin mo, ayaw pa rin. Salamat na lang tayo, Brother Angel. Ikaw na lang mauna.